ang pagkawala ng pandinig ay maaaring sa isang tenga, unilateral, o magkabilang tenga, bilateral. May mga degrees din yan sa pagkawala ng pandinig. Bahagyang nawala ng pandinig, ang isa ng taong merong mahinang pagdinig, maaari nakaririnig ng ilang mga tunog o mga salita. Nakapagsasalita din, ngunit mahihina ang tunog at mahirap marinig. Katamtaman ang pagkawala ng pagdinig. Yan ay isang klase rin. Isang taong mayroong katamtaman na problema o pagkawala ng pagdinig na maaaring halos hindi makarinig ng pananalita kapag mayroong ibang tao na nagsasalita na normal ang kanyang antas ng pagsasalita. Ang isang tao na may matinding pagkawala ng pandinig ay hindi nakakarinig ng pananalita kapag ang isang tao ay nagsasalita na normal na yung antas sa kanyang pagsasalita o tunog ay kahit na lumakas, hindi pa rin niya marinig. Yung malalim na pagkawala ng pandinig, isang taong may malalim na pagkawala ng pandinig ay hindi nakarinig yung anumang pananalita kahit na ano, kahit na malakas ang tunog. Ang pagkawala ng pandinig ay maaaring makaapekto sa kakayahan ng isang bata na bumuo ng kasanayan sa pagsasalita. Ibig sabihin lang nito, pag may problema sa pandinig, hindi rin na-develop yung kanyang pagsasalita. Kapag mas maaga nagsimula makakuha ng mga gawain ang isang bata na nabingin o mahina ang kanyang pandinig, mas malamang na makapagsasalita siya. In other words, pag maaga ang intervention, malutas yung problema o kaya nagkaroon ng intervention na nakaririnig siya, doon madedevelop yung kanyang pagsasalita na maaga rin. Ang mga sanggol na nandadiagnose na merong problema sa pandinig ay dapat magsimula na makakuha ng serbisyo na yung intervention. Sa lalong madaling panahon, hindi na kayo dapat naghihintay na lumaki yung bata bago kayo magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng gamot o intervention medikal sa pamamagitan ng doktor.